Minero? Nalibing sa lupa ng 17 years at nabuhay pa? Sino kaya siya at paano niya nagawang mabuhay ng ganun katagal? Isang pangkat ng mga minero ng carbon mula sa kanlurang lalawigan ng Xinjiang ay may hindi kapanipaniwalang natuklasan nang biglang bumukas ang isang portion ng lupa na kanilang hinuhukay. Ang parting yun pala ay isang matandang minahan na inabanto na 17 taon na ang nakalilipas pagkatapos ng isang malakas na lindol na naging sanhi ng pagbagsak ng mga suporta sa tunnel na naging sanhi ng pagkakasara nito. Kabilang na ang malalaking seksyon ng mga lagusan. Habang ginagalugad nila ang mga lagusan, isang tao ang kanilang nakita at nasa hindi magandang kalagayan. Ang taong kanilang nakita ay si Chong Wai, isang 59 na taong gulang na inakalang namatay na kasabay ng pagguho ng minahan noong 2001. Dinala agad si Wai sa ospital kung saan isang kumpletong pagsusuri ng kanyang mga pisikal at mental na estado ang ginawa ng sunod-sunod sa loob ng isang linggo. Ang kawawang tao na si Wai ay nananatiling nakulong sa ilalim ng lupa kasama ang katawan ng 78 tao na kanyang mga katrabaho. Matapos ang isang lindol na may lakas na 7.8 magnitude na tumama sa rehiyon at nagdulot ng pagbagsak ng mga suportang kahoy na istruktura ng minahan. Sa kabila ng nangyaring sakuna, ay maswerte pa rin si Wai dahil nagawa niyang manatiling buhay sa loob ng 17 years sa ilalim ng lupa. Salamat sa isang bentilasyong tubo na hindi sumara na siyang nagkukonekta sa ilalim hanggang sa ibabaw ng lupa na nagbibigay sa kanya ng sapat na hangin para mabuhay ng ganun katagal. Nakaya ni Wai na mabuhay dahil na rin sa tulong ng mga emergency supplies na nakaimbak sa ilalim ng tunnel na nakahanda sa mga ganitong pangyayari. Para maragdagan ang kanyang mga pagkain sa ilalim, ay nanghuhuli siya ng daga na siyang marami sa lugar para ulamin. At kumain din siya ng mga birding lumot na siyang nagbibigay ng bitamina sa kanya. Kahit na si Wai ay mahina pa at nagdurusa mula sa physical at mental stress, ay pinamahalaan niyang magbigay ng wastong paglibing sa lahat ng kanyang mga kasama. Ang mga aksidente sa pagmimina ay nananatiling pangkaraniwan sa China sa kabila ng lumalaking hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang problema na pumatay ng higit sa 4,000 mga minero sa isang taon. Sa mga nakaraang taon, ang mga otoridad ay nagpasara ng maraming hindi reguladong operasyon sa pagmimina na umabot sa halos 80% ng 16,000 ng mga minahan ng bansa. Ang pagsasara ng humigit kumulang 1,000 na maliit na minahan noong nakaraang taon ay nakatulong sa pagputol sa kalahati ng average na bilang ng mga minero na namamatay. Hanggang umabot na lamang sa 6 sa isang araw sa mga unang buwan ng taong ito ayon sa mga istatistika ng gobyerno. Ang kaso ni Wai ay nananatiling natatangi at nagmarka ng isang world record ayon sa isang kinikilalang pangkalahatang otoridad sa record breaking, ang Guinness. Ang dating talaan para sa nakaligtas sa ilalim ng lupa ay 142 na araw na hawak ng isang British na nagngangalang Jeff Smith. Kusang loob siyang inilibing sa likuran ng Railway Inn, ang kanyang paboritong lugar na sinasadyang ginawa para ma-break ang record. At si Wai, ang bagong taong may hawak ng pinakamataas na record ng taong nabuhay sa ilalim ng lupa na may tagal na 17 years. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo kung may bago tayong video. Marami pong salamat sa panonood at narito ang ilan sa ating mga nakaraang video na kung hindi mo pa napapanood, ay siguradong mag-i-enjoy ka. See you next time, mga kaalam!